showbiz fanatics, gaano nga ba katotoo na si Miss Catherine Bernardo ay na-hospital at na-emergency? At sino nga ba ang itinuturing lalaki na dumalaw dito kay Catherine Bernardo matapos siyang ma-hospital? I-fact check natin lahat ng yan. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, marami po ang nag-alala, marami po ang nag-chat, nag-DM at nag-comment sa mga videos natin sa Facebook at dito sa YouTube, nagtatanong po kung kamusta na raw si Catherine Bernardo. Ngayon ako po ay nagtaka dahil marami nag-aalala sa kanya at nag-get well soon sa mga photos niya sa IG. Kasi nga po, meron po kasing mga nagpapakalat ng news na si Miss Catherine Bernardo di umano ay na-emergency at na-hospital. Siyempre bilang mga fanay, bilang mga tagahangat nagmamahal kay Miss Catherine Bernardo, ay hindi natin maiwasan na mag-alala sa kanyang kalagayan, 'di ba? Kahit naman talaga sino mag-aalala, kasi alam natin kung yung kapasidad ni Miss Catherine, 'di ba? Talagang lagari po siya sa pagtatrabaho. Pero makikita naman natin kung gaano ka-healthy yung lifestyle ni Miss Catherine. Hindi naman po talaga siya yung parang nagwo-work siya, but at the same time inaalagaan niya yung health niya, lalo-lalo na yung skin niya, 'di ba? Lagi po nasa IV clinic. Ngayon, meron po mga nag-send ng message kung kamusta na raw yung kalagayan ni Miss Catherine Bernardo. So ako po, naghanap po ako ng means. Sabi ko, paano kaya nila nalaman or paano nila nasabi na si Miss Catherine Bernardo ay na-hospital? Tinignan ko po lahat ng social media ni Miss Catherine, IG niya, Twitter niya, yung mga kamag-anak niya ay malalapit sa kanya, glam team niya, lahat po yun, chinek ko lahat. Pero base po sa mga photos and videos na lumalabas, busy po ang isang Catherine Bernardo sa kanya mga upcoming projects. Yung mga endorsement shoots niya, yung kanya mga other errands na ginagawa, at the same time busy rin po siya sa kanya pong pag-workout. Sa isang post pala ng isang showbiz finds na nagpapakalat ng mga fake news sa Facebook page, ito po yung kanyang pinost one day ago. Kaya naman palang dami nag-alala kay Miss Catherine Bernardo. At nung chinek ko rin po yung kanyang comment section, nakita ko po, ang dami pong mga nagko-comment ng get well soon, ano nangyari sa'yo, kamusta ka na. Mga nag-alala tuloy yung mga fans. At hindi pa, nakakaloka. Ang sabi po dito sa kwento na ito, na habang nasa ospital daw ang isang Catherine Bernardo, ay yung ex-boyfriend niya ay pinapunta niya doon sa ospital. Napaka-imposible po mangyari noon. Unang-una, nakita po natin ang mga ebidensya na si Miss Catherine Bernardo ay very healthy at sobrang ganda po ng kanyang katawan ngayon dahil talagang pinapangalagaan niya. At the same time, kung totoo talagang na ospital yan, imposible pong hindi maibalita yan sa 24 oras or sa TV Patrol. Ang tangi lang pong headline kagabi, yung interview po ni Michawi, no? So, wala pong mga videos or wala pong mga news sa mga malalaking network na si Miss Catherine Bernardo ay na-hospital. Kaya naman po i-fact check natin, hindi po totoo na na-hospital. Wala pong ganong pangyayari. At the same time, wala rin pong pangyayari na dinalaw siya ng kanyang ex-boyfriend. Kasi napaka-imposibleng mangyari yon. Unang-una, dahil syempre kung nasa ospital man si Miss Catherine, ang dapat mag-alaga sa kanya is si Mami Min, yung parents niya. Pero imposible din kasi na nasa hospital siya dahil wala naman pong nagtuturo or wala naman ipinapakita mga ebidensya na nandun siya. Kasi napaka-imposible po. Pag may mga lumalabas po mga fake news na katulad nito, ang lagi niyo pong i-check yung mga social media platform nila. May mga admin kasi yan eh. Yung mga admin na yon, sila po yung nagpo-post na mga pangyayari
nangyari sa buhay ng isang artista. Or para po rin ma-check ninyo kapag po binisita nyo yung kanilang mga social media platform, make sure na yun po talaga yung legit. Kasi may mga impostor na gumagaya po dyan eh. Sometimes ginagaya yung mga post ni Miss Catherine at ni Alden Richards at ng ilang mga celebrities. Yun naman pala hindi sila. Basta may verified check, tapos mas marami yung mga followers kesa sa following. Yun po yung mga legit, no? So, wag po tayong papadaya, wag tayong padadala, at wag po tayong mag-spread ng fake news, lalo-lalo na sa Facebook. Kung makita nyo man yan, nakakaawa lang, ang dami pong nag-share, ang dami pong naglabas ng kanilang mga sentiments, at talaga makikita mo na ang dami nagkikare kay Miss Catherine, dahil ang dami pong nag-comment dun sa kanyang post eh. Eh, nakikita natin si Catherine, ang ganda-ganda sa mga photos na inilalabas niya, sa mga endorsement, kasama ng glam team niya, at super healthy. Tapos biglang-bigla ilalabas nila na na-emergency daw ang isang Catherine. Diba, napaka-imposible naman po mangyari yung mga bagay na yun. Kaya fact-checking tayo lagi. Bisita lang kayo sa mga social media. Kung di ko man kayo ma-update agad-agad, bisita po kayo sa mga social media accounts. And of course, dahil po mahal ko kayong lahat, narito na ang ilan sa mga komento po ninyo. Bigyan daan natin at mag-react tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am si Gloriosa. Glorioso! At tungkol naman sa mga nagpupumilit na malaman ang tunay na relasyon ng Kat Den, pwedeng huwag makulit, hintay na lang nating intindi natin ang Kat Den. Dahil sa dami ng mga mapanirang bashers, kaya ayaw nilang aminin, pero naramdaman natin na mayroon talaga silang relasyon. Kaya lang gusto nilang maging private, ano man meron sila, kaya hayaan natin sila. Tama naman, di ba? Huwag na tayo masyadong magpumilit. Lalabas at talabas din yan, di ba? Wala naman pong lihim na hindi nabubunyag, di ba? Sabi naman Miss Rason yan, Marie Olga, let her participate this. This is what Kat wants to show the whole world, that she and Alden are in a relationship, especially with Daniel, even if her heart is confused for his love, because she will not be able to forget Daniel definitely. Well, that's your opinion. Sabi ni Mr. Dan Louis Navida, ha ha ha, imposible, hindi pupunta si Kat. Hehe, pupunta yan, wala nga lang ebidensya. Hehe, private lang sila eh. Posible po yun, no? Possible po yun, na talagang may ganong factor na mangyari yun, dahil special nga si Alden sa kanya. Sabi ni Rosmi Tavura, thank you po sa details, Kat Den. Ayan. Salamat din po, Ma'am si Rosmi, sa inyo pong komento. Miss Gloriosa also said, Kim Pao, our main love team, mas super kilig at malakas ang Kat Den. Alam nyo, kaya nanalo ang Kat Den bilang love team. Super lakas ng chemistry nila at super kilig, sagad hanggang buto, na hindi namin naramdaman sa ibang mga love team. Kaya walang hihigit pa sa Kat Den. Ayan. So ito po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, which is true naman po, diba? Sabi nga ng ilang mga columnist, diba, ng mga showbiz insiders, nakita talaga nila at naramdaman nila na kinilig sila sa Catherine at Alden Richards tambalan. Kasi nakikita mo yung sincerity tsaka yung genuine yung isa't isa. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!